Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saitwan. Welcome back sa aking channel. So guys, bago ako nag-umarap dito sa cellphone, sa camera ng cellphone, naglagay ako nitong gamot ko sa mata. Tapos ito naman sa ilong. Tapos meron akong emergency medicine. Ito, kapag grabe yung allergy. Kapag minsan kasi hindi ako makahinga, hindi ako, yung bang namamantala ako bigla. Kapag ganitong panahon, kapag summer dito sa Sweden, grabe ang allergy ko. Kaya palagi akong may baon na gamot. So, anyway guys, bibigyan ko kayo ng isang tips para sa, alimbawa, wala kayong gamot. Sobrang katin ng iyong mata. Kasi ginagawa ko to eh. Sobrang katin ng iyong mata. Bumili kayo ng sukang puti. Yung sukang puti na yon, kumuha kayo ng bulak, tapos hugasan nyo yung bulak, lagyan nyo yun ng suka, yung puti na suka, white vinegar, lagyan nyo yun, tapos ipikit nyo yung mata nyo, idampi nyo yun sa mata nyo. Kapag makating-makati yung mata nyo, idampi nyo dyan sa mata. Yung medyo maligam-gam. Ganyan. Idampi nyo sa mata nyo, tapos pagkatapos nyo lagyan, hugasan nyo yung mata mo. Ipikit nyo lang yung mata nyo para hindi pumasok yung suka doon sa mata. Kasi mahapdi yun. Ito kasi yung ginagawa ko guys kapag talagang hindi nadadala nitong gamot. Minsan kasi kapag sobrang kati talaga, hindi, kahit nilagyan ko ng gamot, makati pa rin. So kapag ganon, kapag halimbawa meron kayong allergy ganon sa mata, tapos sobrang kati, kung wala kayong gamot, yun pwede yung panlunas yung white vinegar. Kasi gan pag-ising ko, ang mata ko sobrang kati guys, tapos yung parang maraming muta, parang ganon. Tapos yun, pag naghihilamos ako, yun ang ginagawa ko. Yung cotton, nilalagyan ko ng suka, saka ko inaano sa aking mata para mawala yung kati. Saka ako naglalagay ng gamot ko, yung pampatak. So para, kasi nagtatrabaho ako eh, para hindi na rin ako maistorbo. Kasi mamaya baka biglang kumati. So para doble, hindi siya. Sigurado akong hindi nakakati, kaya nilalagyan ko ng gamot. Pero kapag wala kayong gamot, yun lang, pwede ng panglunas. Tapos minsan guys, yung saliig din, yung makating-makati talaga, yung hindi mo talaga mapigil kakakamot. Alam mo nyo ba kung anong ginagawa ko dyan? Yung blower guys, pinapasok ko yun. Pinapasok kasi hindi talaga madala ng gamot eh. Pinapaso ko yung ginaganyan ko. Habang pinapaso ko, sobrang kate. Pero kapag naman na nalampasan mo yon, ang sarap ng pakiramdam. Nawawala talaga yung kate. Yun ang ginagawa ko. Kasi hindi talaga madala ng gamot. Grabe, yung nakaraang taon, ito, ito dumudugo yan, paikot. Lagi akong may, yung balabal para hindi siya makita. Dati nang itim yung leg ko, sobrang itim yan dahil nga yung peklat, pati kilikili, pati lahat. Tapos ayun, yung ginawa ko, sobrang kati talaga, blower, pinapaso ko siya ng blower. Tapos ang sarap kapag nawala na, pero kapag habang pinapasok mo, talagang gusto mo siyang kamutin, pero hayaan mo lang, ano-ano mo lang, ganyan, yung kaya lang yung init. Saka mawawala. Yun lang ang nakapagpagaling sa akin. Walang gamot na nagpagaling sa akin. Ang dami kong gamot pero hindi siya gumaling. Ang itim niyan, ito ang itim niyan dati, tapos kilikili ko ang itim niyan dahil nga sa allergy, dahil kinakamot ko. Grabing sakit. Grabe. Pero ngayon, meron na ako. Kapag meron dyan makatip, inaanuhan ko siya ng blower, hindi siya nagtutuloy. So, ayun guys. Oh, yun guys ang tip ko sa mga ganito. Kasi, naranasan ko talaga to eh. Yun talaga ang iginamot ko. Katulad nga nung suka. Nagulat nga ako eh. Sabi ko, ewan ko ba, napaniginipan ko kasi. Sabi niya, sabi sa panaginap ko, yung makating-makating yung mata ko. Sabi niya, may nagsabi sa akin.
Yun nga guys, sabi sa panaginip ko, may nagsabi sa akin isang babae, lagyan mo ng suka yung iyong mata para mawala daw yung kate. Napanaginipan ko yun, wala, kaya sabi ko, sundin ko nga yung ano, yung panaginip ko. Ayun, sinunod ko nga, pero inisip ko kung paano ko gagawin. Yun, nakakita ako ng, unang-unang nakita ko sa CR, yung bulak. So, yun kagad ang naisip ko, sabi ko, ilagay ko sa bulak, tapos ilagay ko dito sa mata ko, idampi-dampi ko lang ba. So, kasi sabi ko, hindi naman pwedeng ilagay yung suka sa mata, kasi mahapde. So, ayun nga, so mula nun, yun na ang ginagawa ko. Actually, last week lang to eh. Last week lang. So, tuwing pagkagising ko na ngayon, guys, yun na ang ginagawa ko. Palagi na akong may bulak sa CR, tapos yun ang ginagawa ko. Yung nilalagyan ko, yung inuhugasan ko muna yung bulak, kumbaga binabasa ko muna, saka ko pinipigaan. Tapos ilagay ko yung white vinegar, saka ko idadampi sa mata ko. Kaya nawawala yung, kasi kapag gumising ako guys, yung mata ko magang magayan. Tapos sobrang madaming dumi, kumbaga sa paggising. Hindi mo nga maidilat, kapit-kapit siya sa mga pilik mata ko. So, ayun ang ginagawa ko. Pero gumaling siya. Hindi na siya makati kapag nilagyan ko. Nawawala siya. Tapos yung pamamaga, medyo umihilom yung yung pagkamaga ng mata ko pagkagising. Kaya yun guys, sinubukan ko at epektibo. So baka meron din sa inyong mga ganyan na hindi talaga magamot. So, yun din ang gawin nyo. Kasi ang suka, hindi naman yan delikado eh. So, ayun, nakakagaling siya. Kasi ako, gumaling ako. Hindi na ako, kumbaga, kapag nawalan ako ng gamot, meron akong ibang solusyon, yung white vinegar. So, anyway guys, tapos na yung butuhan dyan sa Pilipinas at sa tingin ko ay si Bongbong Marcos na ang panalo. Alam niyo, nagulat ako dito pagbukas ko na itong YouTube. Ang nakita ko, sabi ko, ay si Char, bakit kaya ako si Charis Pimpi ko, anong ginagawa diyan? Pag hindi ko pa binabasa yung title, yun pala ay anak ni ni Bongbong Marcos. Akala ko si Jake yung si Charis Pimpi ko. Kahawig niya kasi, yung gupit niya kasi, tapos yung hawig niya sa mukha niya para talagang si Charis. So, ayun guys, nagulat ako. At nandito ako guys sa trabaho ko. Meron nga pala akong nabasa dyan na nag-comment sa akin, sabi niya sa akin, sorry, bakit, parang naitanong niya sa akin, bakit wala raw akong views sa aking mga videos. Eh, syempre, hindi naman na, kumbaga, ang karamihan kasi, real talk guys, ang karamihan kasi sa mga viewers, ang gusto nila issue. Tapos, ako naman, kapag gumawa naman ako ng may issue, siyempre, meron naman mga nagmamalasakit na kapwa natin Pilipino, o wag mong gawin yan, ganyan, ganito. So, ayun. Pero ako naman guys, kapag ginagawa ko yun, yung bang hindi makakasira, hindi ko nililigaw yung issue, hindi ko siya, kumbaga, hindi ako tumutulad sa iba na magkaroon lang ng views, sisiraan yung tao, o kaya ililigaw yung issue sa talagang tunay na istorya. Hindi ko ginagawa yan para lang magkaroon ako ng views, hindi. Pero kapag ako naman nagre-reaction sa mga may mga issue, pinipili ko yung hanggat maiiwasan ko yung hindi magkaroon ng masamang salita o kaya madadama yung ibang tao, ay ginagawa ko. So, parang iniiwas ko lang. Katulad nga nung paggawa ko ng reaction video kay Chorba, tapos yun, nakagabit nga si Brother Rose, kaya ko lang naman yun ginawa eh. Kasi nga, maganda naman yung pananalita ng tao. Pero kung mumurahin niya si Brother Rose, siyempre eh,
Siyempre, hindi rin naman ako papayag na gaganunin nila si Brother Jose. So, bagay. So, kaya lang yung mga iba talagang nagre-reaction video na sobrang over sila, kumbaga, para lang sila magkaroon ng views. Eh, ako naman, hindi naman ako katulad nila nagre-reaction video ako dahil doon sa, lalo na kapag si Brother Jose ang nakasingit dyan, gusto ko yung magaganda. Pero kapag naman na, halimbawang hindi kagandaan, syempre, hindi rin naman ako papayag na gaganunin nila. Syempre, magsasalita rin ako ng katotohanan na hindi naman talaga ginagawa ni Brother Jose yon sa kanila. So anyway guys, nasingit ko lang yon. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel. Please subscribe my channel and please hit the bell button para po ma-notify po kayo sa mga videos na i-upload ko. Siya nga pala abot ko lang na inihintay ko lang yung pagsimula ng bahay ni Kyle. Tayo ay magbibigay ng konting tulong doon kay Kyle kapag nagpatayo na siya ng bahay. So anyway guys, thank you so much for watching and see you on my next video guys. Ingat po tayo palagi. I love you all. Bye bye.